Hello guys, welcome back to my channel. For today's video guys, ituturo namin yung mga ways kung paano ma-solve yung problema sa basura or anong pang pwede natin gawin para mabawasan mga basura sa ating kapaligiran. So yan guys, yan yung pag-uusapan natin ngayon. So yun guys, storyaan ito o ganoon sa mga kung para makibawta sa mga ways guys, una guys sa akong way is magsilig-silig sa itong palibot para ma-reduce ang mga basura, para mabawasan ang mga basura sa palibot. And kanang mo to guys, ang mga plastic sa dosa sadna, ato siyang minimize o paggamit ng plastic. And unsa pa ang nil paagi pud kay reduce lang pud paggamit ng plastic, ayo pagdoble-doble eh, kahasod na mas madaghan pud itong plastic kung mag dilaghay tag gamit ana. Ang second kay ay lang jud paglabay, ibulsa ra jud na imong plastic, ay paglabay bisag asa kung wala dili ka kitag basurahan. Diha sa nimo hantud ba kita kag proper way na malabay nimo. So kung maglabay sa nimo sa inyong mga basura guys, ayun nyo ilabay-labay kung asa, like for example, you have a sack of trashes. So dili na pwede guys nga inyong ipangbutang ng sag-asa, like mubaho man dyan ng basura guys kung sa pag-unsaon ninyo pag mubaho dyan na siya and mapektuhan ng mga tao sa inyong palibot. And kanang sumoto siya guys, kung ano ninyo guys, kaya naman na yung mga truck sa mga basura, so inyo lang kuan sa barangay, like for example may magagaagi ng mga truck sa trashes, and yun na siya ipang piputang sa gawas ba rin sa balay para makuha sa taga barangay. And moto siya guys, kaya nandilin nyo pwede kuan yung mga basura kay mubaho. Once mubaho na siya, maapektuhan tanan taon, masakit mga tao. Learn food pag separate ang biodegradable and non-biodegradable. Kaya pwede rin po ang mga saging, ang mga fruits and vegetables, pwede rin po i-gamit nyo as a fertilizer sa mga plants sa inyo. Ayaw lang po ang plastic, kaya malain ang tanong na to. So guys, next guys, kaya inyong buhaton, kung makita man lang kung basura, for example, naman makita ang street sweeper, pwede mo mamalihog. For example, nagdali naman sa inyong work, tapos na naman makita niya basura, like, makita man sa inyong street sweeper around, kung naaman, pwede mo mamalihog kung hurry ni jud kayo sa inyong mga lakaw, pwede mo mamalihog sa mga street sweepers, kaya huwag may problema na as long as nakatabang ka, and as long as kibaw ka kung like for example na nalimutan sa street sweeper ang kanyang area, like, pwede na rin siya ikuan sa mga street sweeper para sila nalang mo bahala sa mga basura as long as nakatabang Japon ka kahit kibaw ka sa mga basura. Ayaw po niyo pinatakag labay lang po sa ang basura sa sag-asa lang, o like ilabay ra po niyo doon sa mga naay mga animals, makaon kahana nila, maapil na to ng kaon ang plastic. Daghan na kayo ng cases na ang gikao na to na animals na naay plastic sa sulod sa ilang tiyan, sa ilang bodies, na maapil na po na to ang mga chemicals na abot na po sa itong body pag ang mga plastic wala delikado na paglabay ng bisag asa. Yapod kung mulabay po mo sa basura, tarong na po pagkalabay, like i-separate yun yung biodegradable and non-biodegradable o mga plastic and metals. Ayaw lang po ilabay like duol na po sa basura, pero wala na butang tarong nimo. Kailang ibutang nimo properly and think more maturely and saan nyo paglabay sa basura dyan. So lastly dyan guys, no, ang buhatan nato is disiplina guys,
sa atong kagalingon or sa mga basura man, mojo na yung pinakalas na atong buhaton. And magkat-on ta guys. O, maro ta guys. And, namoy na kuha nga lesson or kanang nakuha nga ideas kung saan nyo pag handle ninyong mga basura o sakto. Pwede di ra ka nang makaharm sa lain tao or makaharm sa itong kagalingon. So, Marta guys, see you to the next video and hope you enjoy this video and bye-bye!